Magandang araw mga kababayan. Welcome na naman sa aking channel. Welcome pala sa aking mga subscribers, viewers, sa ilan ng viewers. Sana ay nasa kamuhin ka na ganyan kayo. Sana kamuhin kayo sa support ng channel ko. Sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please naman po mag-subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat! Salubungin ang mga labi ni Jubilee. Si Senator Rabi Tulfo, sinusundo yung labi ni Judy B. At andito yan si Secretary Ople, pati yung pamilya ni Judy B. Sa sanang di ako.
P2. Pero pagdating doon sa employer, eh walang guarantee na itong employer na ito ay malinis at matino, na mentally stable sila. Dapat yun, pag yung mga employer, well-screened din. Dapat magpapakita sila ng mga patunay na sila ay malinis ang kanilang record, meron silang police record, and then ito pa. Ang gusto ko i-suggest is lahat ng employers sa mga high-risk countries, they have to submit a document na pumasa sila sa neuropsychiatric exam. Not only that, pati yung mga member ng kanilang household. Kasi dito po sa kay Jollibee, eh, in fairness naman po doon sa dalawang amo, sa mag-asawa, mabait naman daw. Yung loko-loko, yung 17 years old na anak, na lalaki, and then yung 4 years old na bata, na mas nakabawat ng kapatid, na binabastos palagi si Jollibee, hinagisan doon ng dumi, at kung ano ng klaseng pagmamaltrato, pambabastos ang ginagawa. So therefore, dapat lahat ng member ng household, magawan din ang thorough assessment na to make sure karapat dapat silang magkaroon ng OFW sa household nila. Isa pa, isa sa napapansin ko na tuwing Ramadan, merong mga OFWs tayo na hindi natitiis yung gutom kasi hindi sanay sa fasting. Pagod na sa trabaho, overwork, and then hindi pa papakainin. So, nirespeto natin yung kanilang reliyon. Dapat yung reliyon din natin, respetuhin nila. So kung sila ay magpa-fasting, then go ahead, mag-fast sila. Pero dapat pakainin nila ating OFW. Siguro i-separate sa kwarto and then pakainin na, dahil pagod na nga yung pobre, overwork at puyat, and then hindi yung papapakainin. So ang ginagawa natin mga OFW, umalis na lang, lumalayas. At pag lumayas, pag nahuli, gagawa ng istorya at kinukulong. So there are so many things that kailangan kong pag-aralan pagdating sa bilateral talks. Eh, I would make sure na nandun ako at pag-aralan ko kung ano pa pwede kong ma-suggest para to ensure na yung ganitong klaseng incident hindi na mangyari. Senator, may mga nangyayari po na ganitong case pero yung family po dumidiretso po sa family po naging victim po para makipag-arekto at hindi matuluyang ang kasampahan ng kaso yung kanilang kaanak na may nagawang krimen. Paano po natin matitiyak na yung family po talaga desenido rin po dun sa iisang hangarin natin na pabigyan ng justice po si Judy? Kaya nga po, meron tayong tinatawag na DMW, meron po tayong mga taga-polo na kapag may insidente nangyari ganito, dapat agad-agad darating sila doon to the rescue para pakinggan yung hinaing ating OFW at tingnan kung ano yung pwedeng maitulong sa ating OFW at anong justisya ang kailangan makuha ng ating OFW na naapiw ng maltrato. So, meron po natin inaasahan itong bilateral talks? As soon as possible. At isa pa pala sinasuggest ko, sabi ko, dapat itong Kuwaiti government, they should issue a public apology. Kasi sa ngayon, nakapag-apologize daw sila through a letter sa pamilya at nag-issue ng condolences. Sabi ko, natural, mag-issue ng condolences at apology doon sa family ng victim. Pero kulang yan. Gusto ko, public apology para sa mga Pilipino. They should issue that statement. Mukhang nag-aalanganin daw ata, pero titingnan. Sabi ko, failure to do so, yung deployment ban talaga. Senator, kayo po ang may hawak sa Senate Committee on Migrant Workers. Paano ito pong incident ito muna po mabigay? Paano po natin matigil na yung mga migrant workers po natin ay mapuprotektahan na po? Isa po sa nagiging problema natin kung bakit paulit-ulit nangyari ito is yung monitoring. Kulang po talaga tayo sa monitoring. Kapag na-deploy na po yung ating OFW doon sa lugar na kanilang pagtrabahuan, tapos na, pinapabayaan na po ng recruitment agency kasi nabayaran na po sila eh. Dapat may constant monitoring on a regular basis. Tinitingnan yung kalagayan ng ating mga OFW. Isa pa po, kadalasan, dyan sa Kuwait, sa Middle East, hindi nasusunod yung kontrata. Halimbawa, nakalagay sa kontrata, bago umalis yung ating OFW, dalawang batang alagaan, mag-asawa, so apat, and then bungalo. Pero wag ka, pagdating dun sa lugar, eh yung pala, sampo ang alagaan niya. Tapos up and down ang bahay na lilinisan niya. At yung pala, 15 hours siya na magtatrabaho at konti na oras na tulog niya. Hindi susunod ang kontrata. Dapat yun, kaya nga titingnan ko itong kontrata ni Jollibee kung ano ba nakasunod doon. Kung nasunod ba o hindi kontrata. Kapag hindi nasunod, then tatamaan ng lintik itong agency, recruitment agency at saka yung FRA.
So, Senator, papanagutin po din po natin yung kanilang mga agency po dahil of course. Nagsumbong po sa kanila, wala po pagkakawa? Well, actually, hindi nagsumbong. Nakausap ko yung family. Hindi nagsumbong kasi ang sinasabi ng ating OFWC, Jollibee, na parang makulit. Pero okay lang, sabi niya. Nagsabi sa pamilya. Sabi ko sa pamilya, bakit di ka nagsumbong sa agency? Kung nagsumbong ba kayo, sabi hindi raw. Kasi nga, wala namang sinasabi si Jollibee sa kanila na matindi na yung ginagawang pananakit or kung ano paman. Ano po plano natin gawin dito sa agency or sa mga agencies po na talaga nagre-recruit po ng mga OFWs at para din sa safety po ng mga pinag- Ay, may kalalagyan ng agency. Kahit na hindi nagsumbong sa kanila, kapabayan pa rin dahil hindi na namomonitor yung kanilang si Jollibee. Kasi kung meron silang proper monitoring dito on a regular basis, say, alimbawa, once or twice a month, hindi sana nangyari ito. Kasi pupunta sila sa kay Jollibee, kakausapin, kumustang kalagayan mo? Di syempre nakapagsabi ni ating OFW, hirap na po ako rito, hindi ko kaya. Dahil itong 17 years old, palagi akong hinaharas o tinututukan pa rin ng ice pick. O itong bata na ito, yung 4 years old, hinagisan ako ng dumi. O pag nasabi yun sa FRA, sa recruitment agency, sa FRA doon, then pwede na agad i-pull out. Diba? Dalhin na sa atin sa shelter. Sa tunay na kalayaan.